another episode of Push Bets Live. This is Pushmate Gary. At ngayon, makakasama natin ang isa sa mga up-and-coming singers of this generation. Naging finalist siya sa hit reality singing competition na Pinoy Boy Band Superstar. Let us all welcome Mark Oblea. Hello, Mark. Welcome to Push Bets Live. Hello, Push. Hello. Kamusta kayo dyan? Congratulations po on your debut album na Panimula. Can you tell us more about it? Panimula is my first album under Universal Records that was produced by Sir Ito Rapadas. And Panimula yung napili kong title ng album kasi tingin ko this is my introduction to music industry as a new singer. Speaking of Panimula, beginnings, how did you get into music? Actually, noon nung bata pa ako, lagi akong pinapakanta sa mga events like mga family gatherings, mga social gatherings. Tapos pag nakikita nila ako, gustong-gusto nila akong pakantahin sa video ako. Tapos tuwa naman ako. Then sinubukan kong, actually paputol-putol kasi eh, dami ko kasi pinagdaan. So nag-start ako lagi nila akong pinapakanta. And then nag-stayaw din kasi ako eh, nag-stayaw, nag-ramp din, nag-audition. Then, bumalik ako sa singing nung pumunta na sa Pinoy Boy Band Superstar. And, yun. Yeah, so, parang even before pa po, talagang pinangarap yun na po na maging isang artist, musician. Yeah, parang gano'n na nga. Nag-try hanggang sa... Actually, natutuwa kasi ako, ever since gusto ko talaga yung work ko, may kausap na tao, alam mo yun? Parang communicating. Ayoko nung, like, office na... computer lang kaharap ko. So ever since yun, trip ko na talaga na mag-perform. Yes, and what is your favorite track naman po sa album nito at bakit? Favorite track? Siguro yung love song. Kasi nakakulab ko dito yung isa sa mga greatest artist natin ngayon na si Ice Higuera. And bukod sa ako sumulat ng kantang to, mas naging special siya nung umayag si Ice na mag-collab para sa project na to. Yes, at yun nga, speaking of, you had collaborations with various artists, including Ice Higuera. How does it feel nung makatabaho mo siya? Sobrang surreal. Matawag ko ba surreal? Kakaiba eh, kasi dati, naalala ko grade 1 pa ata ako. Kinakanta ako sa flag ceremony namin pagdating ng panahon. Imagine grade 1 pa lang ako nun. And then, ngayon, nakakulab ko siya. Kaya parang, iba yung feeling. Saka sobrang professional niya kasi magtrabaho. Kaya, napakasarap na trabaho. Mabait. Yes. And there's also a variety of genres that you tried out sa album na ito. But meron ka bang pinakagusto na genre na if given the chance, you would like to stick down for a while? Basically kasi pop yung genre nung album. So, different attacks lang talaga. So, tingin ko mag-stick ako sa pop para mas wide yung marireach out ko at marami makaka-release. Yes. Pwede mo bang i-share sa amin kung paano naman yung creative process mo ng paggawa ng music? Sobrang random kasi. Hindi mo alam kung kailan ka tatamaan ng inspiration na yun. So, madalas, nag-umpisa siya sa story, then sinusubukan ko munang lagyan ng melody, lagyan ng tunog, siguro yung magiging feels nung story. Then, pag nagawa ko na yung melody, natutugtog ko na, at saka ako siya lalatagan ng lyrics. So, ganun. Mostly, ganun yung process kung paano ako. And usually, sa mga singers, meron silang gustong i-convey through their music. Ikaw ba, what is your goal as a musician? Ang goal ko lang is mapakinggan nila ako at in some way, ma-inspire ko sila na ma-achieve din yung mga gusto nilang ma-achieve sa buhay. Tulad ko. May given the chance, sino pa ba yung mga gusto mong makakollaborate in the future? So, makaka-collaborate si Sir Glock. The Glock 9, Casey Tandingan, Bamboo, siyempre. Ito naman, aside from your music, what's keeping you busy during quarantine? Actually, nung nag-lockdown, doon lang ako natutong magluto eh.
So, ngayon, may bago ako natitrip. Nag-try ako ng mga iba't ibang mga maluluto. And, okay naman. Nakakain ko naman yung mga pagkain na naluluto ko. Anong pinaka-favorite mo na niluto mo so far? Lola. Wow! Lola. Mahilig kasi ako sa masabaw eh. So, yun, tinola. Meron ka bang iba pang mga realizations or discoveries about yourself? Maiksi ang buhay. Alam mo yun? So, sulitin natin yung oras natin na nandito tayo ngayon. Spend more time with your family. Actually, yun. Buong 3 months. Parang, siyempre kasama mo sila. So, makikita mo yung mga tao at mga bagay na nagmamatter talaga ngayong lockdown na ito. Grabe, iba tinuro sa atin ito. Yes, I agree. For you, what is the importance of music, especially during times like this? It helps na makakapag-uplift ng spirit. Lalo't meron tayong mga sakunang ginaganapan ngayon. Kung paano ba natin masusurvive ito. I think music can help people na ma-inspire na that everything's gonna be alright after netong COVID na to. So, kumbaga, music is like a reminder na darating din yung time na magiging okay din and magiging normal din tayo. Tulad ng ibang bansa, di ba? Yes. Mararating din natin. And finally, what is your message for aspiring musicians? Aspiring musicians. Sa lahat ng mga nag-uumpisa na maging musician, maging artist, maging performer. Tuloy-tuloy nyo lang ginagawa nyo at huwag na huwag kayo nitigil. Dumigil na lahat, huwag lang kayo. Kung ano talaga yung gusto nyo, yun talaga yung gusto. And keep doing what you're doing and mahalin nyo kung ano. Yes, never give up. So ngayon naman, tumungo tayo sa ating Push Celebrity Mail. Kung saan meron tayong mga katanungan from our Pushmates tungkol sa kanilang love life, and we hope you can give them advice that will help their situation. At the same time, magde-dedicate ka rin ng, sa kanila ng song na sa tingin mo makaka-relate sila dito based sa kanilang love problem. Okay? Yes. Try natin yan. Yes. Okay, so from our Pushmate Chas. Ang sabi niya, lagi akong napo-fall sa maling tao. Alam ko na hindi dapat, pero hindi ko mapigilan yung feelings ko. Ano bang dapat kong gawin? Lagi kang napo-fall sa maling tao. Tingin ko, kasi people come and go talaga. So, depende na lang kasi sa tao na yun kung mag-stay talaga siya sa relationship eh. And for your case na kung lagi kang natatapat sa maling tao, well, okay lang yan. Kasi ganyan talaga magmahal eh. Pag nagmahal ka, dapat aasahan mo na masasaktan ka. So, parang sugal yung love na dapat hindi ka umaasang tumbasan niya yun, yung pagmamahal na binigay mo. And eventually, kasi like everything happens for a reason. Kung nagkakataon ka man na napupunta ka sa maling tao, may dahilan lahat ng yan. It's just preparing you na one day na mamimit mo na yung talagang para sa'yo. Wow! So, nag-iisip ako ng song na pwedeng dedicate ko. Ano kaya ang pwedeng song na bagay sa situation ni Pushmate Chas? Wow! Oh, napakaswerte naman natin Pushmate Chas. Kinantahan pa siya ni Mark. Eto naman, from our next Pushmate. Ano namang problema niyan? Okay, so from Pushmate Miggy, how will you know if it's time to let go of someone you love, given that the relationship is toxic? Actually, dapat di ka naghahanap ng sign. Nasa iyo pa rin yan. Kung tingin mong pag mga ganyang toxic na yung relationship, ang mapapayo ko lang sa iyo is isipin mo yung sarili mo.
Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. So eventually, kapag... Sorry ah. Pero sabi mo naman kasi toxic. Sakali namang umabot na kayo sa time na dapat kailangan niya nang tanggapin na para sa isa't na hindi talaga ay para sa isa't isa. Mapapayo ko lang talaga sa'yo, malin mo lang yung sarili mo. Dapat kasi pag nagmamahal ka, lagi ka magtitrust sa sarili mo. Para if ever dumating man yung time. Kasi tulad nga na sinabi ko, once na nagmahal ka, expect mo dapat masasaktan ka talaga. Lahat yan, talagang pag napadiin ka, sure yan, papagsaka talaga. Kaya dapat ready ka rin for yourself na kung paano ka babangon, kung paano mo kukunin yung lessons na binigay sa'yo nung lalaki na yun or nung girl na yun, relationship. And yeah, love yourself. Yes. For you ba, Mark, personally, paano mo masasabi na itong relasyon na to, toxic na to? Siguro, pag di kayo nagkakaintindihan, pag simpleng bagay, lagi niyong pinag-aaway. Kasi nag-meet kayo, sigurado naman, di pa kayo nag-aaway eh. Until na naging deep lang yung feelings niyo for each other. Kaya nagkakapunahan na kayo ng galaw. Kaya simpleng galaw pa lang pinag-aaway. So, ayun, kasi lahat naman ng bagay mapag-uusapan niya sa pati ng usapan eh. Lalo na kapag magka-relasyon kayo, kasi close kayo at lagi kayo magkasama. So it's better na pag-usapan niyo. And yeah, yung ganong sign siguro na masasabi man toxic. Kasi, man, dapat di tayo nag-aaway. Dapat masaya tayo kasi mahal kita eh. Mahal mo ako eh. So parang... Okay, so that's it. Thank you so much for helping out our Pushmates. Thank you so much, Gary. Thank you, Gary. Yes, I'm sure may napulot sila sa mga in-advise mo. Please invite our Pushmates to support your album. Yes, sa lahat ng Pushmates natin dyan na nanonood, my first album under Universal Records is out now in all major digital stores. Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube Music, and... Sa lahat. And, Panimula EP out now. Sana supportahan nyo po ang musikang Pilipino. And keep supporting local artists. That's it, Pushmates. We hope you enjoyed our time together. Kung nabitin kayo sa episode nito, don't worry, marami pa kaming ihahatid na good vibes sa inyo. Kaya naman, don't forget to like, follow, and subscribe to our social media pages for more updates. Once again, this is Pushmate Gary with Mark Oplea, and this is Pushbets Live!